binaril at napatay ng isang hired killer si Mayor James Gordon Sr. habang paakyat ito sa kanyang opisina. Isang pangyayari na gumimbal sa mga taga Olongapo. Ano ang motibo ng mga taong nasa likod ng krimen? Si Mayor James Gordon ay ipinanganak sa Camilla Simpson Hospital sa May Tapan Park sa Subic Bay, Freeport. Nag-iisa siyang anak ng Amerikanong si John Jacob at Pilipinang si Veronica Tagle. Nananalaytay kay Mayor Gordon ang dugo ng mga bayani. Si John Jacob ay isang sundalong volunteer na kabilang sa tropa ni Commodore George Dewey na gumapi sa Armada ng Espanya noong 1898 Battle of Manila Bay. Ang kanya namang ina na si Veronica Tagle ay anak ng rebolusyonaryong si Colonel Jose Tagle na nagbigay ng unang tagumpay ng mga Pilipino laban sa mga Kastila sa Battle of Imus sa Cavite. Maraming Pilipino ang naghahangad na maging American citizen. Subalit mas pinili ni Gordon ang maging mamamayang Pilipino tulad ng kanyang ina. Isang desisyong tulak ng pagmamahal niya sa kanyang sinilangang bayan. Lumaki sa Olongapo noong ito'y sakop pa ng mga Amerikano bilang U.S. Naval Reservation. Saksi si James Gordon sa kawalan ng kalayaan ng mga Pilipinong taga-Olongapo na limitado ang mga galaw at kung tratuhin ng mga Amerikano ay mga dayuhan sa sarili nilang bansa. Hindi siya naging isang tahimik na tagamasid. Sa pamamagitan ng mga kaibigan niya sa media, ay ibinunyag ni Gordon sa buong Pilipinas ang kalagayan ng mga taga-Olongapo sa kamay ng mga Amerikano. Ito ang naging daan kaya naibalik ang Olongapo sa Pilipinas noong 1959 at naging munisipyo ng Zambales. Nakamtan man ng Olongapo ang minimiting kalayaan sa mga dayuhan, ay naging biktima naman ito ng kasakiman ng mga kapwang Pilipinong abusado at magnanakaw. Noong 1963 ay pinasya niyang tumakbo bilang alkalde sa kauna-unang halalan na ginanap sa Olongapo bilang munisipyo upang maibalik ang dignidad ng mga mamamayan. At nagtagumpay ang magandang hangarin. Inilukluk siya ng taong bayan ng Olongapo na kauna-unang halal na mayor ng bagong layang munisipalidad. Walang inaksayang panahon, kaagad umaksyon si Mayor Gordon. Sinibak niya sa pwesto ang mga corrupt at tiwaling empleyado. Nilabanan niya ang illegal logging at sinugpo ang lumalalang krimen. Binawi niya ang ibinentang planta ng kuryente sa mababang halaga. Kinasuhan ng mayayamang squatter at sinuwata ang operasyon ng mga sindikato at mga gang tulad ng Bahala Na at Sige-Sige na namamayagpag ng mga panahon na yun. Pinatalsik din ni Gordon ang Chief of Police ng Olongapo na sangkot sa mga operasyon ng prostitusyon at illegal na droga. Kahit anong pakiusap ay tumanggi rin siyang tulungan ang kanyang Vice Mayor na mahuli ito ng US Navy na nag-smuggle ng mga baril mula sa loob ng base. Tatlong ulit na pinagtangkaan ang buhay ni Mayor Gordon. Pare-parehong estilo. May sunog, may granada, at mga pinakawalang mga bilanggo. Sa pang-apat ay nagtagumpay sila. Nakatanggap ng tip si Police Lieutenant Benjamin Vergara sa pinagtataguan ng bayarang salarin. Sa isang prostitution den na aresto si Neninto Alencastre na nagtatago sa silong at nakabalot ng banig. Arestado din si Paul Salcedo, may-ari ng hideout, at si Rogelio Lorenzo, anak ng pinatalsik na Chief of Police na si Mamerto Lorenzo. Sa inisyal na investigasyon,
Inamin ni Alin Castre na siya ang bumaril kay Mayor Gordon. Si Salcedo ang nagbayad sa kanya at si Rogelio Lorenzo at Narciso Cruz ang nagsilbing mga lookout. Alin Castre ay nirecruit ni Mamerto Lorenzo, anak na si Rogelio, at Paul Salcedo para aregluhin ang problema ng tinatawag nilang tanda sa halagang 15,000. Patatakasin siya sa bilibid at kapag na-accomplish niya ang trabaho ay laya na siya at pahahawakin ng mga illegal na operasyon ni Mamerto Lorenzo sa Olongapo kapag naibalik na ito sa pwesto. Bilang Chief of Police, subalit kailangan munang mawala sa landas si Mayor Gordon upang pumalit ang nakaupong Vice Mayor na kumpadre ni Mamerto. Ayon sa salaysay ni Alin Castre, noong gabi ng February 7, pinagplanuhan nila ang pagpatay kay Mayor Gordon. Hinatulan ng death sentence sina Alin Castre, Pablo Salcedo at Mamerto Lorenzo utak ng pagpaslang kay Mayor Gordon. Noong February 1917 ay napatay si Alin Castre sa di umano'y riot sa Bilibid. Kasama niyang nalibing sa hukay ang mga labi ng katotohanan. Hanggang sa ngayon, wala pa rin sagot sa katanungan. Sino ang utak o mga utak sa pagpaslang kay Mayor James Leonard Tagle Gordon? Makapagsasalita pa ba ang patay? Mauhukay pa ba ang katotohanan? May tutugon pa ba sa mga impit na panaghoy ng dumaraming biktima ng kawalan ng katarungan?